crucified. And muna, when Pilate saw that the council prevailed nothing, but that rather tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our children. Sabay-sabay, then released he Barabbas unto them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga mensahe. Muli, yung mga salita, Panginoon, na medyo malungkot yung kwento, but ito may matututunan kami dito, Panginoon, especially kami mag-focus ngayon, mga klase ng tao, Panginoon, na namumunuan sa amin po. But I pray, makita namin ang inyong pag-asa din po dito, Lord, ano yung dapat namin gawin in the midst of this katotohanan, Panginoon, na andito na sila, reality, ganito po, namumunuan sa amin, anong gagawin namin dapat. I pray kayo pong mangusap, magturo sa amin yung umaga, ang inyong mensahe, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo maliwalhati. In Jesus' name, we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po ulit sa lahat. Title po ulit nito, part 2 na po tayo, tapos tayo last week sa part 1. Title po is Washed His Hands Before the Multitude. Washed His Hands Before the Multitude. Sa Tagalog, naghugas kamay sa harapan ng madlang people. Subtitle, Unprincipled Rulers of the Land. Mga walang prinsipyo, mga wicked people. Amen? So again, ito po ay sa ating aralin kasi malapit na eleksyon. Kahit kayo, mga bata pa lang kayo, Facebook kayo dyan, wala kayong, wala yung kawala eh, di ba? Kahit sa TV noon. At lalo na dito, kahapon, nandun nga ako, ano mo ginawa ko kahapon? So, winning tayo. Pero nung hapon, nagpa-ayos nga ako, di ba? So, napadaan ako dun sa bandang ano, namimigay yung mga politiko. Naserte yung mga ano eh. Dahing pera nila, no? So, ano, yung natin eh, again, hindi natin sila sinisising sila lang. Ha? Okay, obviously, yan ay bunga ng maraming bagay. Isa na yan, pag tayo nakalimot sa Diyos, yan ang mamumunuan sa atin. Okay, sa case ng Panginoong Jesus at kanyang mga disipulo, mga Kristiyano at that time, makinig. Ano nangyari? So, sila ay nasasakupan. So, accept nila yung reality din. Pero pwede silang mamuhay ng may kapayapaan. Pero, anong gagawin nila sa mga namumunuan nila? Ibig sabihin, tayo ba'y aalis sa bansa natin? Itong may kailan nga lang, yung gera, di ba? Kaya siya, nakikita mo eh. So, naawa ka. Yung iba, ayaw umalis. Yung iba, gusto umalis. Madadami sila, mamatay. Di ba? Na-imagine nyo na ba yun? Pag Pilipinas ang sinakop, saan tayo punta? Bagay, mahirap din tayo sa kuping kasi nga, ano eh. Sila, ano lang eh, lupa lang, mga tangke lang ang ginamit eh. So, kawawa yung ano, di ba, pag may gera, walang pupuntahan. So, ano bang kalooban ng Diyos? Pag nagkagera, alis ka na, ganun ba, lagi? So, sa mga disipulo, sa ating mga Kristiyano, pag tayo pinersecute ng matindi. So, kung nasan tayo, eh, hindi naman madaling mag-migrate, amen? Dito nga lang, hirap na. So, mag-migrate ka pa, may pera ka ba? Hindi naman tayo ganun kayaman or kadesperado. So, hindi ka looban ng Diyos laging umalis ka. Kung nasaan ka, pwede kang magpalain ng Diyos. Pero, gawin mo yung part mo. Kung gusto mong pagpalain yung bansa, gawin mo yung part mo. So, sa case nila, obviously, medyo malala yung sitwasyon nila. Sakop sila. Pero may kapayapaan naman to some degree, di ba? Kaya nga nakakapag-ero pa sila eh. Nakakapag-passover pa nga sila eh. Kahit Roman rule. Anyway, yun po yung background niyan. Sila ay mga ruler nila ay abusive din katulad na sa atin. So last week nakita natin anong ginawa. Nag-focus po tayo sa mga politiko dito, more on kay Pilate, and hindi lang kay Pilate, pati yung mga alala nyo pa? Mga politiko dito. Lahat ng mga politiko may mga backer yan. Alam nyo po ba yun? Kaya pag sinusundan niyo yung ano niyan, bakit nanalo si ganyan? May mga oligarchs na tinatawag nila. May sumusuporta dyan, di ba? Si Lenny,
Sobrang galing niya ba na isipan niya biglang tumakbo? Palagay niyo? Hindi, di ba? O si Marcos? Eh, talagang matagal na plinano na nila yan eh. So sana wala na Marcos dito, pero sabi nga sa inyo, wala na nang pakialam dyan eh. Bahala tayo kung sulaulo ng mga Pilipino, eh, we deserve that. Amen? Ubos tayo pag nagkataon. Sino pa? Si Pacquiao. Sariling yaman ngayon daw, naghihirap na eh. Pero nakakatawa rin yung in a way, ha, yung iba. Pero yung mga politiko, wala akong makabig matulak. Eh, no? Puro itulak pala. Sino pa? Si Lakso naman. Mukhang kapit na daw yung mga general. Eh, loko-loko rin yun. Ano pa? Kanya-kanya eh, no? Isko. Mga ano nun, mga showbiz ang backer nun, mga bakla. Ano pa? Hindi ko makilala yun. Hindi ba yun? Sino mga ano nun? Hindi ko alam. Labor groups. Talo yun. Ano pa? Abelia. Hindi nakilala. Wala kayo, nung panahon namin, meron ding clown dati. Yung una akong ano. Ibig sabihin, yung mga patawa lang. Anyway. Oh, dito na tayo. So, nung panahon nila, number one pala, number one ha. So again, define ulit natin yung pag sinabi mga bata. Pag sinabi, naghugas ka ba eh, maganda yun, pagkakain. Okay? Pero pag ganitong context, hindi maganda yun. Ibig sabihin, nagmamalinis, ano pa yung term dyan? Umiiwas, iwas pusoy. Diba? Wala akong kinalaman dyan. Hindi maganda yun sa isang ruler. May kinalaman ka dyan. Siyempre, ikaw ang mag-decide eh. Kasi sinabing before, the multitude, ibig sabihin, sa masang Pilipino or sa masa. Kaya natawa na naman ako kay Marcos na naman, diba? Sabihin ko na rin kasi baka may nakikinig ditong mga na-brainwash eh. Sabi ba naman ni Marcos? Eh, ba't ngayon nyo lang binobrought up yan? Pare-pareho naman mga loko-loko yan eh. Ano, tuwa na rin ako kasi nga, di ba? Pero yun mo ako, buhay na ako nun eh. Nung nag-martial law. Tanda mo na, Pastor. Hindi naman. 1986 yun eh, di ba? Daddy? Patapos na nga, patapos. Naabutan namin yung patapos na yun. Ilang years po ba yun? Hindi lang. Yung martial law? 20 years na tayo yun eh. Biruin mo, puro Marcos 20 years. Hindi na nga pinag-aaralan, no? Tama yun. Ayun, hindi naman tayo makadilaw, pero totoong nangyari yun eh. Ngayon, itong mga sina Duterte, kasi nasa probinsya daw sila. Ayun, naging politiko na tuloy tayo. So, pero kailangan nyo malaman yung mga bata, amen? Kaya nga ito, pinag-aaralan natin, politika rin to eh. Pag kayo walang concern dyan sa kaluluwa, wala ka rin concern sa salili mo. Yung pwedeng mag-ano alang. Dito lang ako sa church, pero hindi ako makikinig. Wala akong pakialam sa iba. Apektado ka kung ano nangyari sa buhay ng iba rin. Amen? Nigel? Basta hindi ko maintindihan eh. Yung kaya mo intindihan, intindihin mo. Intindihan? Ganun lang. Okay. So, yun, nagugas kamay. At matapos tayo, 3 points. Amen? Tama ba? Last week. So, una, machination is the name of the game. Define natin yung term na yan. Ibig sabihin yan, ano yan? Ginagamit yung worldly system. Pero yung machination, ibig sabihin nun is, ano, parang rig. Ano sa Tagalog yan? Yun ang spelling. Pero, ang term na kasi dyan, politika, yun, naging mababaw na tayo sa ano eh. Ay sabihin nyo, yung niluluto. Alam nyo niluluto? Si nagmamanipulate. Salamat. Nawala na ako sa ano ko eh. Gutom na ako eh. Minamanipulate. Diba? Kunwari yung ano na naman yun, mga balita na naman, yung machine, di ba?
na-hack daw. Ibig sabihin, dapat din nagamitin yan. O, gagamitin pa rin. Kanya-kanyang ano yan eh. So, sino mas madalang i-hack yung, ano, yung papel o yung ano? Kasi masyadong matagal naman yung papel. Pero pag machine, madaling i-hack, madali din yung resulta. Pero madaling i-hack talaga kasi kung alam mo yung ano, magkaroon ka ng access doon, madali. Ganun daw ginawa ni Biden eh. Ewan ko. Anyway, ganyan ang kanilang style. So pinag-usapan natin last week, iwasan natin yun ha. Kayo mga bata pa kayo minsan, baka inaaral nyo na rin yan. Nabanggit ko nga sa inyo dati, high school pa lang ako, yung mga classmates ko, ganun na. Nabanggit ko ba yun sa CAT? Hindi ako paniwala lang, pero itong mga... Eh, lalo siguro ngayon, nabanggit ko rin sa inyo yung last time, di ba? Namimigay ng pera. Gusto kong pangalanan eh. Pero yun, isa lang naman yun dyan, San Mateo. Kilala nila. Pag nakinig niyo yung mga batchmate namin, kilala na yun. Di ba? Namimigay ng pera, bumibili ng boto. Tapos, ano yung sasabihin? Yan, sa CAT naman namin, ganito ang kalakaran, ha? Gusto mo maging officer? Pinakamataas na officer? Dapat sumipsip ka doon sa commandant. Eh, ini-interview kami isa-isa. Pag tinanong kayo, dapat sabihin mo, gustong-gusto ko po maging, ano, ano yung tawag sa pinakamataas? Corp? Hindi, yung sila. Corp? Mga gano'n. S1. Yung mga gano'n. Kaya takot-taka kami, ba't napunta dito itong mga to? Wala naman itong alam. Hindi tapat, hindi magaling sa dapat magaling. Ba't sila yung gano'n? Sip-sipan lang pala. As in talagang alam na alam. Kaya yung panahon namin nun, nasira kami nun eh. Parang yung dati ganado-ganado kami dyan eh. Nagkasira-sira na. So gano'n ang politika, amen? Hindi maganda, di ba? So ano pa yung maganda example dyan sa panahon natin? Dami, no? Naisip ba kayo? Martial law. Yan, yan. Sinta tayo, sinta tayo lalayo kay Duterte. Okay? Alam nyo ba na yung mga pinasara niya dati na sugalan, di ba? Kailan lang, inamin niya yun, eh. Di ba, Mr. President, sinugod nyo pa yung pinasarado nyo kasi sugal, eh. Di ba? Alam nyo, yung mga Chinese. Ayun, galing talaga ni Duterte. Dapat talaga pasarado yan. Hanggang ngayon bukas pa. Eh, ba't eh, sayang yung tax. Loko-loko talaga itong mga to. So, ano yung sabihin nun? Hindi nila inisip yung kapakanan ng bayan. Amen? Yung mga kabataan na malululong sa sugal. Kasi lang pakialam dyan. We care for you. Kaya ganun din sa vaccine eh. Sino iniwala din sa gobyerno? Pag-pray natin, amen? Yung iba kasi dyan, again, sistema po yan. Hindi yan isang ano lang. Loko-loko to, lahat loko-loko. Hindi po ganun ha. Kaya kahit ang soul winning tayo, alam nyo yan. Katoliko yan, hindi sinabing lahat yan, idolater. Amen? Mormon yan, lahat yan, wala nang pag-asa. Hindi sinasabing ganun. So, yun. So, number one, Machination of the Name of the Game. Matindi yan. Huwag kang makikiisa dyan. At kahit mga bata pa kayo, huwag nyo nang... Pag nanonood kayo ng channel to, channel 7, wala na pala yung channel to, no? Nalungkot ba? Babalik yan, malamang, pag nanalo si Lenny, no? Mag sabihin, so, di ba, minsan pinapakita na doon kung paano sila mamuliti ka, di ba? Pinapakita doon, parang tinuturuan ka na pag yun ang pinaparood mo. Yung mga napanood din ako minsan, kahit mga Korea pa nga, di ba? Corporate, ganyan. So, huwag na tayong makisausaw. So, number two, makes the basest of the people. Okay? Sa Tagalog, ginagamit nila yung pinakasiraulo. Sa case ng mga Romans, ginamit nila, ng mga chief priest, mga Hudyo, ginamit nila si Judas. Kaya yung mga ginagamit ng politiko ngayon, sino? Mga Judas. Yan, yung kakilala ko nga, binabayaran yung mga ano, namimili ng boto. Ay, galing talaga niya, no? Marcos. Malakas siya kasi ano, mahal siya ng tao kasi daming dumalo eh. Bayad lahat yun eh. Kasi anong ibig sabihin ng mga taong yun, naniniwande? Bayad yun. Kaya mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, umahirap kayo, utang na loob, huwag na kayong mag-utak mahirap.
Intindihan niyo ba yun? Kay pastol dito nang galing yan. Kaya huwag yung sabihin ng mata ko. Yung pastol, mahirap dati yung sobra. Sabi nga sa inyo, pag bumabagyo, bumabalentong daw yung ano nila eh. Ba? Kaya wala kayong masabi doon. Siya nagsabi noon, huwag kayong utak mahirap. Ibig sabihin, huwag niyong ilagay yung, ay, mahirap na ako, ganito na yung forever. Ay, may politiko, magkakaroon ako 1,000. Sige. Kaysa naman wala ako 1,000. Ganon din niya, makakukulto ka rin yan. Gusto mo? Kaya wala sa ating ganon, malamang eh. Di ba? Number one, machination the name of the game. Number two, makes use of the basest people. Number three, full of murder and deceit. O binilisan ko na lang yan kasi alam na natin yan eh, supposedly ha. Alam nyo na ba yon? O nagtitiwala pa kayo dyan sa mga yan na mga ano yan, mabuting tao yan. Eh kailan lang, dami na naman patayan. Hindi, nagkataon lang yun. Hindi, may kinalaman eleksyon dun. Patayan na. So, punta tayo sa point number 4. So, sino pala yung pinatay dito? Yan, si Jesus, di ba? Nainggit lang yung mga yan eh. Wala namang ginagawang mali ang Panginoon. At kung talagang hindi sila magkasundo, pwede nang pabayaan eh. Parang tayo, eh may kilala kami, ganun, mga talagang matindi kasi sila, eh YouTube nila, sina-shutdown. Kaya naasad ako, wala, hindi ko na kapanood. Wala na eh. Kung di ka naniniwala, di mo gusto yung tabas ng dila ng ibang tao, anong pwede mong gawin? Huwag ka nalang makinig. Bakit mo kailangan silang, katulad nito, patayin? Ibig sabihin, sobrang wicked dito mga tao. Amen? Kaya mag-iingat po kayo dyan. Yung nauso po ba ngayon yung ano, kabataan, SK? Meron pa rin. Yan, dyan nag-uumpisa yan. Hinahanap nila yung matalino, mga galing, ikukurap nila yan. Kaya, Jamie, ingat kayo dyan, ha? Sino ba mga ano dito? Jana, mga presidente-presidente, ha? Yung papabola dyan. Mas, bigyan nyo ng pahalaga yung Panginoon at yung kapayapaan nyo. Kasi wala kayong kapayapaan dyan. Bubulayan kayo nyo kasi maraming pera talaga dyan. Alam nyo ba yun? Kasi, pondo ng bayan yan, eh. Kaya ako na ba idea? Basta ganun pala yun. Sige, doon ako. Huwag naman sanang ganun, ha? Okay. Eh, basta ba't mo alam? Eh, nalalaman mo yan. Lalo pag Kristiyano kang Baptist, eh. Si pastor, lagi may kwento yan, eh. Siyempre, pag ganun yan, nakakwentuhan mo lahat ng tao. Kaya alam niya yun. Okay. Four. Ano pa ang mga karakteristik ng mga unprincipled rulers na dapat natin iwasan? Talagang dapat hindi natin suportahan. So number 4, sabi dyan sa 11 to 13, eh tinabasa kanina, di ba? Pero sabi dyan, and Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, thou sayest. So ikaw ba ang hari ng mga Diyos? Sabi niya, ikaw nagsabi nun eh. Anong sabihin na? Nung bata rin ako, ganyan ang parang ano ko eh. Parang, si Jesus, philosopher ba to? Pero pag naintindihan mo yung style niya, yung anong klaseng tao yung kausap niya, ako natutunan ko na rin eh. Ganun ang dapat eh. Nalala niyo yung sabi kong magsinungaling, basta dapat ba ano tayo, lagi tayong totoo? Eh paano pag babarilin na ako, ganyan-ganyan ang kwento, di ba? O kaya, nasan yung katay mo, babarilin ko, nasabihin mo ba yung totoo? Mga ganun tanong eh. Hindi mo kailangan sabihin, pwede ka naman nahimik. Kaya patayin kita, di kwentohan mo na lang ng ano. Anong gusto mo ikwento? Okay. So, ano pa yung mga characteristic nila? Ano sabi sa Proverbs? Limutan ko eh. Hindi ko nasulat. Pero sabi sa Proverbs, it is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter. Intindihan nyo ba? Ulitin ko, it is the glory of God to conceal a thing, but the honor. Ano yung pagkakaiba ng glory tsaka honor? Medyo magkapareho yan, di ba? So, pinaparalel. Ang Diyos,
Napansin niyo ba ang dami nating hindi alam, alam ng Diyos? Paano nagawa yan, ganyan. So, kahit tayo minsan, di ba yung mga bata, uy, kaya kong gawin to. Paano mo nagawa yun? Galing mo naman. Ang Diyos, maraming secret. Amen? Ngayon, ano yung kabaligtaran na tinatago yung malaman yung tinago, di ba? Kasi batalino ka. Ngayon, yung mga hari, may resources yan eh. May mga investigador yan. Diba? Gusto nilang malaman lahat ng bagay. Yan sabi lang dyan. Kaya balik tayo dito. Alam nyo ba na maraming alam yung mga hari, mga ruler? Alam nila, inaalam nila yung totoo. Regardless kung anong gagawin nila doon. Kahit yung religion natin, alam nila yan. Alam nyo ba yun? At least yung background, inaalam nila yan. Kaya mas mapalad tayo mga Baptist. Inaalam nila, ano ba yung Baptist? Wala nang pera eh. Sige, wala nang papakilaman niya. Kaya hindi tayo pinapakilaman yan eh. Alam nyo ba yun? Advantage natin yung malaya tayo sumasamba kasi hindi tayo papakilaman kasi sa tingin nila wala tayong kwenta. Alam nyo ba yun? Okay. So, gusto ko sabihin yung kasi nangyari dito, nagtatanungan sila, di ba? Tuloy natin, sabi din. And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing. 13. Okay, basa nyo. Ready, go. Okay. So, ganito, nabanggit ko na marami silang alam, pero napansin niyo ba yung tanong nila? I believe, maraming alam to si Pilate. Pero yung mga bagay na dapat niya malaman, maligtas ka, sino ba talaga to? Anak tanong Diyos eh, tatanong ko yung mga importanteng tanong. Hindi niya naintindihan. Kanina, sinabihan siya ng asawa niya, binasa natin. Talagang kinakausap na yung asawa niya, tapos pati siya. Huwag mong gagalawin yan. Righteous siya, walang kasalanan niya, huwag mong paparusahan yan. Kayo ba, ganun ba kayo? Minsan, di ba, pag, alala ko nung mga kabataan ko, ganyan, pag wala kang alam, minsan, nangingilag yung tao sa'yo, parang naawa ba, di ba? Huwag mo nang dama yun, wala namang alam yan eh. Alam nila yun. Kahit mga bata ngayon, pag yung bata ang sinaktan mo, kahit walang laban yung bata, patay ka, di ba? Pag nabalitaan, ikaw, sinuntok mo bata, tapos ka dun sa mga ano, kahit loko-loko yun, gaganti ka nun. Gagantihan ka nun. So, dito, winawarningan, walang kasalanan yan eh. So, pero nakakamangha dito, marami siyang alam, pero wala siyang alam. Kaya ang point number 4, very learned, ito yung mga unprincipled ruler ah, very learned and aware of many things except the things that really matter. Alam nyo ba yun? Kaya pag ano po, huwag kayong lalapit sa politiko kung gusto nyo malaman ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen? At ang alam ko, yung mga sumasaw-saw dyan, ng mga dating lingkod ng Diyos din, bumababaw sila. Bumababaw sila, nagkakamali na sila. Pag sumaw-saw ka dyan, mabububo ka dyan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Nagtindihan nyo ba yun? Ulitin ko ha, very learned and aware of many things except the things that really matter. Ganyan ang mga politiko. Basta kala ko ba, inaalam nga nila yung mga gusto nilang malaman. Pero pag nakuha nila information, tulad na nabanggit ko sa inyo kanina, ano yung mga Baptist na yan? Walang pera yan. Praise the Lord lang yan. Tapos, magagawa naman ng mabuti yan. Okay, wala tayong ano dyan. Hindi threat sa atin yan. Ganyan yung mga yan eh. Eh kung alam nila ko na yung Baptist, ang Bible, tatanong niya paano maligtas, di ba? Amen. Pero pupunta ba siya? Hindi, pupunta yan dito, makumuliti ko din yan. Ganyan. Gusto niyo ba maging ganun kayo? Yung antalino niyo, pero yung bagay na dapat niyo malaman, hindi niyo malaman, hindi niyo maintindihan? Gusto niyo? Pwede ba yun? Pwede. Patulad dito, kaharap niya na yung tagapagligtas eh, mali pa yung tinatanong niya. So, ganun po yan. Kaya, hindi ka magugulat, parang kanina, yung Machination of the Name of the Game, alam mo ba, na pag nakipagkontsabahan ka, alam na ng mga kontsabahan mo na masama ka? Diba? Sa palagi mo, paano ka makakaligtas dun? Diba, alam, paano ka magiging safe talaga na walang magsasabi sa'yo na, ay, masamang tao yan? Hindi, huwag ka na talagang gumawa ng masama. Pero itong mga to, dahil wala silang pangunawa, akala nila, kaya nila ligtas sa sarili nila, akala makakawala sila sa mga kalokohan nila, sige pa rin. Diba? Walang alam po itong mga to.
at walang kapayapaan at ipapasa nila yan sa mga anak nila. Marcos. Number two, makes use of the basest people. Tayo, pwede tayong maiwas sa mga walang kwentang tao, especially tawag dito, mga lingkod ng demonyo, mga ano. Pwede tayong maiwas dyan eh, kasi di naman tayo in-expect ng Diyos na, makipag-ano kayo sa mga bakla. Wala eh. Sila hindi. Yun mismo ang kakuntsaba nila. Partners in crime. Nakita niyo yung ano dito, yung tawag niyo yung irony. Tayo makakayos tayo, sila hindi. Kasi wala na sila yung magagamitin eh. So, gagawin nila, kahit sa mga pelikula, gano'n, di ba? Pelikula naman tayo. Ganyan, di ba? Yung mga loko-loko, nakikipag, gano'n sila, di ba? Parang kasunduan. Kaya bandang huli, ang pinaka-nalalaman, kung sinong pinaka-loko-loko sa society, yung pinaka-loko-loko rin. Kasi sila yung nag-usap eh. Number two, full of murder and deceit. Very basic. And then, they know, marami silang alam, pero hindi nila alam yung importanteng bagay. Next, ito medyo nakakatawa to, sana makgets nyo. Sa verse 15 to 22, ano yung nangyari dyan, yung binasa natin kanina, merong una may feast ng mga Udyo, meron silang parang tradisyon na once a year may papalayain sila. Ba't silang kapalaya? Alagay nyo. Actually mali nga yung, alam nyo ba yung pagkukulong, mali yan eh. Sa Bible, sa batas ng Diyos, walang kinukulong. Alam nyo ba yan? Sa batas ng Diyos, either papaluin, hatawin, pagmumultahin, or papatayin na lang. Pag sobrang loko-loko, pinapatayin na ng Diyos eh. Sa ating kinukulong. Bakit? Kasi yan ang kaugalian ng mga, kahit nung dati pa, sa Egypt, di ba? Kinulong si Joseph. Hindi mo kailangan kulong yung tao. Kung matino yan, gusto mo siyang maging matino, tatuhin mo siyang matino. Eh kung loko-loko, parang anak mo, paluin mo lang. Pag napalo na siya, sana magtino na siya, nakuha niya na yung deserve niya, naparusa, palayain mo na bakit may kukulo. Ano mo yan sa buhay niyan, di ba? So maling-mali yun. But anyway, kung loko-loko talaga, patayin na. Nabuta doon. Yun. So, kaya, ngayon, kaya sila, alam nila yun, na mali yung kinukulong yung tao, kaya may tradisyon sila, pinapalaya. Once a year, mamimili sila. Kaso, nangyari, andyan nga yun si Jesus, nasigat na sigat, diba? High profile case. Okay? So, siguro, dahil alam din ni Pilate na kinaingitan nyo lang to, eh, diba? Nabasa natin kanina. Saan na ba yun? For he knew that for envy, kasi magaling nga po yung mga ruler. Alam nila, bakit? Wala naman kasalanan to, bakit mapatay? Ah, naiingit itong mga to. Ayan. Kaya umiwas kayo sa inggit, ha? Preaching akong ganyan. Bata, matanda. Ang inggit po yan, totoo yan sa inyo. Sa atin. Kahit mga pastor. Okay, kaya yan. So, ngayon, siguro, nababasa ko dito, nakikita ko dito, para matauhan yung mga audio. O sige, kukuha ko ng talagang high profile ano din, case din, mga nakakulong, Barabas, magnanakaw na kilala, loko-loko. O siguro naman, matatauhan itong mga taong to, papalayaan nila si Jesus kasi either Jesus or yung sobrang loko-loko, magnanakaw. Diba? Ano nangyari? Alam niyo, pag inggit na inggit ka minsan, meron daw isang game na ano, kalimutan ko yung game. Pero magandang example to eh, no? Meron daw isang game na ganito yan. So, kunwari, si Chelsea tsaka si Pame. Ang rule, pag nagbigay ka ng, kunwari, ang price is 30,000, kunwari. Tapos sabihin mo, gusto ko 31. Ang magdi-decide niya si Pame, sabihin niya, ay, lugi ako dun, ah. So, pag sinabi niyang, wag na lang, zero na lang tayo pareho. Zero kayo pareho. Experiment na games po to. Okay? So, naitindihan niyo, magdi-decide kayong dalawa, pero nasa kanya yung sariling pagpapasya. Pag hindi siya pumayag, pareho kayo zero. Kaya ang gagawin mo, kung matalino ka, sabihin mo, para pumayag siya, lamangin siya. Papalamangin ko siya. So, sabihin mo, 20,000 ka lang,
Hina ako sa music eh, no? 10,000 na lang ako, sa kanya 20, para at least may 10,000 ako. Natindihan nyo? Ay, lamang siya, okay lang yun. At least mayroon akong 10 kaysa 0, di ba? So, ginawa po nila ito sa maraming tao. Alam mo yung nangyari? Sa maraming case daw, sa halip na... kasi totoong mga tao eh. Pag totoong tao daw, hindi pumapayag. Bahala lang, 0 na tayo. Pareho, kaysa naman, ano, mas lamang siya. Experiment to, proven po to. Pero pag computer yung kalaban niya, okay, computer lang naman eh. Siyempre, pipiliin niya kahit logi siya. So, gusto ko lang sabihin, yung inggit po yan, napaka yan. Delikado at totoo pong threat yan sa kahit saan, kahit sa church. May mga desisyon na ginagawa minsan ng mga tao, pag yan ay mali dahil sa inggit. Okay? Kahit maling-mali, magdi-decide ng mali. Kahit talagang talo ka, magdi-decide ka pa rin sa isang bagay na talo ka kaysa naman dahil nga sa inggit. Okay? So, ganun po yung nangyari dito eh. Itong mga chief priests, loko-loko, wala naman silang masamang ano kay Jesus, wala naman silang ginagawa masama sa kanila, wala naman siyang kasalanan, bandang huli, anong ginawa? Hinayaan nila si Jesus yung pinili nilang ipako sa krus. So, gano'ng kasama ito? Okay? Magano tayo ng magandang example sa politika. Ano yung mga matinding project na wala dahil sa kalokohan ito mga to? May alam kayo? Nuclear, di ba? Naalala ko yung Marcos din yan, di ba? So ako, hindi ako ano dyan eh. Nuclear kasi. Pero anyway, pag safe daw, safe naman. Pero pag nilindol, tapos. But anyway, ipagpalagay natin na safe yan, okay? Pagpalagay natin safe yung nuclear energy, okay? So, project yan ng isang presidente, ayaw nung isang next na presidente sa project ng, ayaw niya maging successful yung project nung sinimula ng isa, bandang ulit, tinigil. Ganun din po yung may mga roads na ganun. Kasi nga, mga project po ng mga lokolokong ano natin, politiko natin, madalas pabol sa kanila. So, pag nalaman ng iba yon, anong gagawin? May inggit, and therefore, ihinto, ititigil. Sinong talo bandang uli? Hindi tayo. Pinondohan na yun eh. Diba? Pera natin yun eh. So, dito, lalo na. Ano ba nangyari dito? Ang nakasalalay dito, yung katuwiran ng Diyos. Nakita nila ang Panginoon ay matuwid, walang kasalanan. Paano mo papatayin yun? Sira ulo mo na lang talaga. At ganun ang exactly nangyari sa mga politik yun to. Again, kay Pilato at kay mga chief priests. Okay, ang ginawa nila, binili nila yung pinakaloko-loko na palayain, tas inusig nila yung walang kasalanan. Nakita nyo yun? So, kaya ang point natin dito, number 5, commits the worst blunders in judgment. Pag ikaw ay politiko, ito yung mga, no, ito marami pa po yan, di ba? Sa mga medyo nakakatanda, na balitaan natin si Ramos, ang ginawa ni Ramos, di ba? Pagkatapos na, wala na siya sa president, sa administration, doon mo mababalitaan yung mga kalokohan nito. Amen? Lahat yun, si Duterte, mag-abang ka na. Bago si Duterte, sino? Si Aquino. Anong kalokohan ni Aquino? Ha? Medyo konti daw eh, no? Pero meron pa rin. Eh, si Arroyo, wala na. Alam na, di ba? Umaapaw. So, kahit si Ramos, matinuro yun, pero meron pa rin. Ang gusto ko lang sabihin, eh, sa halip na magtino ka na lang, tapos yung the rest of your life, pensionado na yan eh, mga presidente, ba't di mo na lang piliin yun? Pero ganun po ang mga taong walang prinsipyo. Wala silang ano eh, wala silang maayos na isip. Eh, basta ba pinag-usapan natin yan para iwasan natin? Huwag natin suportahan. Kung may susuportahan ka lang, Lenny, huwag ka lang. Church ka na lang, pumunta ka lang dito, natuto ka pa, natuwa pa ang Diyos sa'yo. Amen. Eh, pastor, may 1,000 ako eh, kikitain mo rin yun. Magkano ba ang prinsipyo mo, pinagbibili mo? Ano to lang, alam nyo, kung lahat na nakakinig ng ganitong preaching, eh kaso mga katoliko rin, mga ano, alam nila pare-pareho sila hipokrito.
Magbabago ang buhay natin eh, mga Pilipino, kung ganitong preaching. Mahiya at mahiya ka nun eh. Imagine mo, dito yung mga kaibigan niya na nakikilig ni Kikong, ano man yan, dahil sa 1,000. Nakinig nila itong preaching na to. Wala na. Nasaan na yung mga babayaran ko dito? Wala na. Hindi pupunta yan. Kung naintindihan nila to, ngayon, konti lang tayo dito para sana ipasa nyo. Amen? Amen. Mga anak kayo, huwag nyo nang palakin. Sayang yung 1,000. Tabaho ka na lang. Yun nga, pwede sana yung kaso nga, hindi nga, di. Pag nakipipicture lang kayo, di ba? Di ba? Ang daming supporter, mahal namin si Marcos. Kasi ang daming pumunta. O, kaya ngayon, yung iba maloloko ngayon, eh, dito na ako sa panalo. Di ba? So sana naintindihan po natin yung message natin. Amen? Mali-mali yan, huwag ka nang sumunod. Kaya sumunod, basta hindi na boto. Ito yung ano, yung theory. Pag tayo hindi na bumoboto, magkakaroon ng revolusyon. So, iisipin nila, ba't hindi na bumoboto yung mga tao? Eh, siguro, parang bakuna rin. Bakuna na naman, no? Eh, nagre-reklamo. Mag-i-expire na yung ating mga ano, pilitin na natin mga to. Mag-iisip sila at dapat lang. Nasa atin ang kapangyarihan dapat eh. Kung alam natin yung salita na ina-apply natin. Amen? So, ulitin ko ha, machination of the name of the game. Hindi atin dapat gayahin. Number two, makes use of the basest people. Mga basest. Ibig sabihin, pinakamababa. Base ang tawag po dyan. Then, full of murder and deceit. Ay, gusto kong mga ano yun. Gusto kong ka... Kafe, ano, kaibigan, mga murderer. Ganun ba kayo? Number four, maraming alam, pero hindi alam yung mga bagay na dapat niya malaman. Gusto niyo bang kaibigan ganun? Number five, commits the worst blunder. Kasi yung blunder, mistake po yan. Embarrassing mistake. Nakita niyo naman, sa halip na piliin si Jesus, pinili si Barabbas. Ganun ka ba? Pilato ka ba? Pag may nakita yung ganun, ha? Hindi, huwag nyo naman gawin. Pero kunwari, si DM. Uy, meron tayong ano, church. Eh, nag-ano ako, mag-ML ako. Blunder. Eh, ginagamit nyo pala yun, di ba? Yung blunder. Alam nyo yung blunder, di ba? Sa chess. Hindi lang sa chess yan. Ibig sabihin nung nagkamali, di ba? Ganun yun. Jesus o Barabbas? Pag may hindi umatin sa'yo, huwag yun lang kaya. Pero, kung ano lang ha, kung kabiruan nyo ha, kunwari, si Yesha, hindi umatin. Uy, Barabbas, pinili mo si Barabbas. Di ba? So, maling-mali naman. Di ba? Basketball o Jesus? 1,000 o Jesus? Ano pa ba? Love life o Jesus? Pabaho, Jesus. Business. Kung ano man yan. Di mo siya kaya kailangan pagpalit? Di ka naman mawawalan, di ba? May lunis naman. So last. Ito na yung pinaka-ano natin. Dito kayo sana. Maintindihan nyo ito, ha? So verse 24, yung ating title. Gaano ka honorable itong mga to? Ng mga taong to. Honorable. Yun ang tawag sa kanila, di ba? Honorable. Kagalang-galang. KGG. Di ba? May tumawag sa akin yan eh, pero binubola lang ako. Kaya sumama ako ng ano eh. Parang debate yun. Hindi naman debate. Online lang. Kung tinatawag akong KGG, ano ito? Minumuro ba ako nito? Yun pala, kagalang-galang. Kunwari lang anyway. So nakita po ba natin yung sinabi dito? Sabi niya, when Pilate saw that he could not prevail nothing, so obviously hindi dapat yun ha, so week to week. But that rather a tumult was made. Eh, magkakagulo na eh. So yung mga anak niyo magkakagulo, hey, ano tayo? Gala tayo. Wala tayong pera eh. Hey, gala tayo. Sige na nga. Ang tawag sa ganong magulang? Mahina, di ba? Ikaw ang in charge eh. Dapat di mangyari yung ano nyo.
hindi niya dapat gawin. Pero sabi niya, he took water and washed his hands. Again, nabanggit ko na kanina, nagmamalinis or nag-iwas pusoy. Before the multitude. Kaya ang title nito, ganun eh, wash his hands before the multitude. Wala siyang responsibility sa atin. No? Ayaw niya mag-take responsibility. Eh yun nga, kaya nga siya andun, para doon. Anong klase ka pag yung purpose mo na wala na? O tinapon mo na, wala ka na ng kwenta, di ba? Ganyan yung mga politiko natin ngayon. Again, sana hindi lahat. Ang mga binibida ngayon, sinabi ko, ano, di ba? So sana, totoo yun, ako naman, sana nga, di ba? Matino talaga. Sana. Pero ewan ko lang. Kaya sabi dyan, ito, alam niya, na sabi dyan, saying I am innocent of the blood of this just person. So pag mayroong matino ditong tao, tapos inaaway ng iba, aawayin mo rin ba? Sabihin ko na rin ha, for the record. Kasi nga, ako, wala naman akong stake in Pastor Anderson. Kilala niyo ba yun? Nire-recommend ko yun. Faithful Word Baptist Church sa Tempe, Arizona. Pinapakinggan namin yan. Maganda yun kung may ano kayo, wala nang kayong mapakinggan, may load kayo, pakinggan nyo rin. Kaso nga, wala na yung mga channel niya, delete. Ngayon, ganito po ang kalagayan, no? May mga pastor na naasal sa akin dahil sinusuportahan ko yun. Eh, wala naman kinalaman doon. Pero, I believe, wala siyang, hindi mo walang mali, ha? Pero, yung inaakos sa kanya, hindi tama. Amen. Sabi doon, mga ano daw, Pope daw ng Baptist, yung mga ganun sa kanya, sabi niya, mga Jesuita pa daw, mga ganun. Jesuit. Alam niyo ba Jesuit? Hindi niyo alam yun, no? Parang secret, ano, ng Catholic. Obviously, napakalayo. Ano niya sabi, mga false teacher daw. Ako, wala akong ano sa kanya na pagtanggol ko siya. Ibig wala akong makukuha. Pero dahil alam kong just siya, hindi siya mali sa bagay na yun, at natututo nga ako sa kanya eh. Pero may nagalit sa akin, at mga ano to, mga close people. Ibig sabihin, ito yung mga key people sa buhay ko bilang pastor. Ang tanong, tatanong ko sa inyo, anong gagawin ko? Hindi naman niya malalaman eh, na pinagtatanggol ko siya. Pero kung siya ay just, kakampihan ko siya dapat. Amen? Ganun po yun. Sana ganun yung ating practice. Kunwari, ito mga ito, kunwari lang, ha, sina, yung mga ano dito, high school namin kasi uso yun eh. Kunwari, ito mga matatalino, si Jamie, si Jana, si Yesha, kunwari lang. Sila yung mga elite, kunwari. Tapos si ano, si Pamela, wala, walang kwenta. Kunwari lang, ha. Kaso, may ginawang tama si Pamela, inaapi sila, binubuli nitong mga to. Eh, kaso ito yung mga galing eh, sa church, kunwari. Sino kakampihan ko? Sino kakampihan nyo? Eh, yung tanong, ito, wala nung kwenta to eh. Mawala to. Okay lang, ito hindi pwede. Nangyayari po yan sa church. Hindi, mali ka eh. Ikaw ang mali kasi kinampihan ko sila. Gagawin nyo ba yon? Ganun ang ginawa nila kay Jesus eh. So, bandang huli, ano na pala nila? Na-condemn sila. At karamihan, pati bansa nila, naging reprobate. As a whole, ah, hindi, again, hindi, not as an individual, pero na-reprobate sila eh. Hirap na sila maniwala kay Jesus. Pinatay nila eh. Kaya po, pag binasa nyo yung mga scripture na mga, at hindi na scripture, basta yung mga writings ng mga Hudyo, kung anong pinaggagawa nila, talagang pinagplanuhan nila, pati mga anak-anak nila, nilaso nila yung utak ng mga anak nila. Na basta si Jesus, loko-loko yan. Hindi na sila makabalik doon kasi pinatay nila yun eh. At supposedly, ang mga tao, madali nang maligtas, sila hirap maligtas. So, pero physically, parang okay lang sila, pero hindi. Intindihan nyo yun? So, ganun kayo, kaya huwag kayo mambubuli dito. Kung kayo yung mayaman, magaling, pag walang kinalaman yan, walang kasalanan yan, huwag mo na sabihin may kasalanan yan. Amen? Amen. Pero yun ang ginawa nila, naghugas kamay pa. So, loko-loko yan. So, kaya number 6 natin, last point, would not take responsibility for their judgment and actions. Loko-loko po yan pag ganyan. Kahit sino pa yan, kunwari dito, si DM, wala nakakita, nabasag niya yung TV. Wala nakakita. Okay? Di pagpanta natin ngayon, ba't nabasag yan? Mahal yan. O, kanino ba yan? Eh, wala akong inalaman dyan.
ah, alam ko na, si Shana yan, baby, di ba? Wala, hindi naman makakapagsabi yun, di ba? Binato ni Shana yan. Hugas kamay ka na. Pero, sinungaling mo, di ba? So, gagawin mo ulit yan. Ganun din yung mga pasto na nagturo ng mali, kahit isa lang, paano mo madidepensahan yun? Tinuro mo na yun eh. So, magtutuloy-tuloy ka dun ngayon. Kaya yun, kaya marami nang galit kay Pastor Anderson dahil sa bagay na yun at sa akin na rin. Amen? Paano yung Pastor? Maraming mga bahala ng Diyos. Marami tayong mga friends dyan. Hindi ko rin kailangan ng maraming friends. Amen? Kayo lang, okay na sa akin. Pero minsan kasi importante na may kaibigan ng mga pastor. Pero anyway, yun po yun. So number one, machination of the name of the game makes use of the base people, full of murder and deceit, very learned and aware of many things except the things that really matter, commits the worst blunders in judgment, and last, would not take responsibility. So, anong gagawin natin isang politiko na to? Ang panahon namin, ganun niya, si Marcos or si Cody. Eh, pareho pala loko-loko. Pero, pag hindi ka marunong, kala mo, kailangan mong pumili. Di ba? Tinatawag na? Tawag dyan? False dichotomy, di ba? Parang Pepsi or Coke. Calvinist, Arminianism. Ganun po yan. Hindi nyo kailangan mamili sa mga yan. Magtapat ka sa Diyos, gawin mo yung dahat mong gawin. Umiwas ka nga dyan eh. Ang ginagawa kasi nyo mga yan, ginagawa, niloloko tayo, parang yung your vote really matters. Diba? Wala nga tayo magpilian eh. So, wala akong choice. Kampi na lang ako, hindi. Hindi mo kailangan kumampi kahit kanino. Gawin mo yung narapat at makakaasa tayo kung sa atin, sa panahon natin, ganito yung mga politiko natin. Sana sa mga anak natin, apo natin, hindi na. Kasi, nagsipag tayo. Amen? Nagligod tayo sa Diyos. Soul winning tayo. Maraming mailigtas. Maraming matalino. At sa time nila, sana, parang ano tayo, maging parang sa US daw kasi dati, nung mga olden times, talagang maraming maka-Diyos. Yun ang gusto natin. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat. At kayo naman po ay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Even sa mga ganitong kalalim na topic, Panginoon, mga bata pa itong mga to, Lord, I pray na maintindihan nila. Hindi namin kailangan sumausaw sa mga kalokohan. Itong mga politiko namin, Panginoon, mga pagpanggap, na sila yung tagapagligtas daw, sila yung magpapaunlad ng bansa, samantalang kayo naman po ang namimili ang katotohanan kung sino pagpapalain nyo. So I pray, maging matalino bawat isa. Ang gawin namin ang inyong kalooban sa mga bagay na sa palaginay wala kang magagawa, ay magtiwala lang kami sa inyo, Panginoon, at really may magagawa kami, Panginoon, sa tama lang, Panginoon, na level ng understanding namin at capacity namin na impluwensyahan ang bansa. But especially, Panginoon, yung kaya lang namin, Panginoon, ma-influensya namin, maliligtas yung mga tao, Panginoon, pag naging soul winner kami, it is a lot better, Panginoon, kung sasakyan naman, kung kumpara sasakyan namin itong mga politiko na ito, Lord. So I pray, natutunan kami, Panginoon, hindi kami manghinay sa 1,000. Prinsipyo, Panginoon, paglaban namin, prinsipyo, Panginoon, na paglilingkod sa inyo. So yun lang po, Lord, maraming salamat po sa inyong kabutihan, yung karunungan sa Panginoon. So this time, Panginoon, I pray also sa aming pag-asalusaluhan. Ay salamat po sa aming birthday. Palayan niyo po, Lord, sila. Gabayan, Panginoon, bigyan ng habang buhay na paglilingkod sa inyo, Panginoon. Nalang po, Lord, in Jesus' name we pray. Amen.